Ngayong araw, guys, isamahan niyo ulit ako. Maghahanap tayo ng ating uulamin. Magkikitang tayo, mga ngawil. Samahan niyo ulit ako sa panibago nating adventure. Pagkatapos ay lulutuin natin ito at ipu-food trip natin mamaya. Maghanda na kayo ng baho at sigurado matatakam na naman kayo sa ating sunod na food trip. Let's go! Ngayong araw, guys, ay maganda na naman ang panahon. At pagkakataon na naman ito sa ating panibagong adventure. Medyo tagulan na pero pinagbigyan tayo ngayong araw, mga kailog. Ito nga pala yung maganda nating kapaligiran. At dito lang ito malapit sa bahay namin, mga kailog. At sa pagsisimula nga ng ating kwento, kinuha ko na yung mga gagamitin nating pain. Yan nga pala, guys, na nakikita nyo ng mga liliit na tilapia ay gagamitin lang natin yung pamain do sa ating gagawing pangitang. Yung pangitang na tinatawag natin, guys, ay yun yung tansi na mahaba na lalagyan natin ng madaming kawil. Tapos pababayaan lang natin siya do sa tubig at babalikan natin ito mamayang hapon o mamayang gabi. At dito nga sa part na ito, guys, ay nilipat ko lamang do sa ating buhayan. Ayan nga pala, guys, ay improvised na lalagyan lamang para mampanatili nating buhay at sariwa yung ating pamain. Ang target natin kasing hulihin ngayong araw, guys, ay medyo maarte. Ay, panghuli pa lamang ng ganyang pamain, talagang gugugol na tayo ng mahabang oras. Sana ulit naglalaanan ng oras. At dito nga ay binababa na natin yung bangka natin gagamitin na hiniram lang natin sa Kuya Pael. Shoutout nga pala sa Kuya Pael. Maraming salamat sa laging pagpapahiram ng bangka. At nagdala na rin nga pala tayo, guys, dyan ang panghuli ng maingit para in case na wala tayong mahuli ay hindi naman tayo masiro para sa ating uulamin mamaya. At ikakanana natin ito pero hindi natin muna ito makukuha na ng video dahil nga baka tumaob yung bangka natin at mababasa yung ating cellphone. Kaya mamaya na lang natin kukuhanan kapag ito ay mapandawin na natin mamayang gabi. At sana lang, guys, ay marami tayong mahuli para solid na naman ang food trip natin. At fast forward lang, guys, sumapit na nga ang gabi. Time check, alas 8 na ito ng gabi, mga kailog. At itong mga nakikita nyo nila lang ay ilan lamang ito sa mga pwede nyo makasalubong sa tabi ng ilog kapag gabi. Nakaka-amiss silang tingnan, mga kailog. At dito nga nagpi-prepare na tayo sa pamamandaw. At kasama na natin dyan si Isuhos para magsilbing cameraman natin ngayong gabi, mga kailog. At uunahin muna natin pandawin yung ating mga ikanana na bubo na panghuli ng maingit. At ang pangalawa nating pandaw, guys, ay walang huli. Nainip yata sila at umalis na kaya hindi na nakapag-antay. Parang yung ex mo hindi na nakapag-antay kaya naghanap ng iba. Pero yung pangatlo nating bubo ay nakahuli ng isa at ayaw pa nitong lumabas dun sa loob. Nahihiya pa at gusto pa yata makawala. Parang yung mga ex nyo na naman nahulog sa iba kaya bigla na lang nawala. Tapos ngayon ay magpaparamdam kung kailan meron ng bagong nilalaman ang puso mo't isipan. At dito sa part na to, guys, ay papandawin na natin yung ating kitang. At yung mga nakikita nyo na isda, yan ay pamain lamang natin at yung isa pa nga ay may humahabol na butete. At dito sa part naman na ito ay lalagyan na natin ng pamain yung isa dahil nakuha yung ating unang pain. At kapag nawawala nga ang pain ay sinyalis niya na may kumakain sa ilalim. Uy! Sana all may kumakain. Kaya agad natin itong papaltan at baka ito'y makakahuli na mamaya. At dito nga sa part na ito, guys, ay ang target nga nating hulihin ay managat o pulahan na malalaki. Pwede ring lapu-lapu at igat ang mga dumadawi sa mga ganitong pangkana, mga kailog. At ito nga ang unang pandaw natin, guys, ay wala tayong nahuling isda o igat kaya babalikan na lang natin ito bukas ng maga. At fast forward, guys, ito ang bumugad sa akin ang pagpandaw ko nung umaga. Isang malaking il o igat at malabanos ang tawag nito sa ibang lugar. Napakahaba niya na halos isang dipa ang haba. Sa tansya ko ay haabot ito ng isang kalahating kilo, mga kailog. Hindi naman tayo lugi sa ating pagkakanakagabi. Talagang pinagbigyan tayong makahuli. Ayos, mapapalaban na naman tayo ng food trip. Handa nyo na mga baho nyo at sabayan nyo kami kumain. At ito na nga pala yung ating ginatang igat. Hindi na natin nakuha na ng video dahil umuwi muna ako at si Ayama nagluto. Kitang-kita nyo naman talaga naglalangis-langis ang sabaw at nanguglulutangan ang mga sili. Grabe, napakasarap nito, mga kailog. Kain tayo, mga kailog. Ito na yung niluto natin na igat. Ginataan ni Ayama. Hindi na natin inabot yung pagluluto eh at niluto na ni Ayama. Mas muntik na akong di makatikim. Ubus na eh. Harap! Palit eh. So. Palit yung igat. Medyo may tinik-tinik siya pero yung lasa, the best kasi nga sariwa, tapos maganda yung pagkakagata, yung hanghang, tama-tama yung hanghang, tapos yung suka. Kasi ang luto daw niya daw na ginawa dito ni Ayama, sinaing muna sa suka, tapos nila binuhusan ng gata, kaya the best talaga yung ano, timpla. Nagsama-sama yung asin, tamis, saka yung hanghang. Quality.
Ayun guys, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Huwag nyo sana ulit kalimutan mag-comment at share ang video natin ngayong araw, mga kaigo. Shoutout nga lamang po pala kay Baby Lynn Dagli Coronel ng United Arab Emirates. Maraming maraming salamat palagi sa panonood. At kay Lord Jan Paklib, buo si Istong, nagpapabati din from Honda Management of Laguna Department. At sa lahat po ng followers natin, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Hanggang dito na lang po ulit ang ating video. Have a nice day and God bless you all.